So yun guys, update dun sa aking kasi ako nagpag-video last kong update is 25 weeks ako yung nagpa first ultrasound ako. Yun yung last update ko. So sumunod noon mga 26 hanggang 30 weeks hindi na ako nakapag-video kasi nasira yung cellphone ko. So wala akong pang-vlog. So nakita niyo naman nakabili kami ng phone. Bali sana ko talaga 'yon. So dahil wala rin akong phone, nakikihiram ako sa kanya. So dalawa kaming gumagamit. So yun nga, nakapag-vlog na ako. Nag-vlog ako nakaraan hindi kasi ako nakapag-vlog kasi hindi na ako nakabalik ng doktor kasi ang ginagawa namin is teleconsult. So yung first check-up ko talaga is nung September 27 pa. Yun yung face-to-face. Tapos sumunod nun, every pag pinapabalik ako, teleconsult na lang. So, teleconsult na lang kami nag-uusap ng doktor. So, yun lang. Yun na nga yung result dun sa, or yung mga naramdaman ko, or yung mga nangyari sa akin, 26 weeks hanggang 30, is nung huling check-up ko nga is nalaman na doon sa laboratory ko na meron akong gestational diabetes. So, ibig sabihin nun, wala naman talaga akong diabetes dati. Wala naman akong diabetes dati sa dalawang anak ko. So, first time ko to na magkaroon ng diabetes. So, paano ko nalaman na meron akong gestational diabetes? So, pinakuha nga ako ng doktor ko nung OGTT test. OGTT test. Yun. So, yun yung papainumin ka nung ganyan na juice na sobrang tamis na parang lasang orange juice na sobrang tamis. Sabi nga nung kumuha sa akin, dahan-dahan lang daw kasi baka masuka ako kasi marami daw yung nasusuka. So, syempre nag-fasting ako at walang laman yung chan ko, gutom na gutom ako. Hindi naman siya masama. Sobrang tamis lang siya. So, isang lagko ko lang siya ng ganun, naubos ko siya agad. So, nagtaka yung kumuha sa akin ng dugo na ang bilis ko daw maubos. So, yun. First, ng OGT test, so fasting, kinuhanan ka ng dugo. Tapos, yung sumunod nun, binigyan ka ng juice after 2 hours. Kukuhanan ka ulit ng dugo pagkatapos mong uminom nun. Tapos, after 2 hours, kukuhanan ka ulit ng dugo. Bali, 3 times kang kukuhanan ng dugo. And then, siguro binalikan ko siya mga 3 days yung result. And yun nga, pinakita ko dun sa doktor ko pagbalik ng pag-contact sa akin ulit via teleconsult na lang kami kasi nga syempre pandemic. Hindi na masyadong pili na lang, konti lang yung pinapabalik sa ospital kasi nga ayun na nga, bawal yung maraming tao. So teleconsult na lang video call naman kami nung doktor and sinabi niya nga na mataas daw yung sugar ko. So yun yung ginawa niya, sabi niya binigyan niya ako ng reseta na bumili, kuha ng dugo, yung strips, yung so na nabili ko guys is yung Sinocare. And nakakatawa kasi hindi ko pa siya alam gamitin. Una, andan ko na panood na video. So, hindi ko napapanood yung video kung paano yung nakatutok mismo yung camera niya dun sa strips. So, hindi ko nakikita. Siguro ang dami ko na nasayang na strip. Siguro mga 10 times na. Akala ko pa low. But kasi ang lumalabas is low. L-O. Kaya sabi ko sira ata itong nabili ko. So, yun pala. Ang paglagay ko nung dugo dun sa may strip, sa ibabaw, pinapatong ko lang siya ng ganyan. Dapat pala, may para siyang butas sa gitna or parang siguro may foam doon sa loob na pagka-connect mo doon sa dugo. So, dapat ganyan yung pakuha. Parang sinisip-sip niya bigla. So, automatic,
Mababasa niya agad, tutunog siya. Eh, nangyari sa akin, hindi ko alam paano siya gamitin. So, sabi ko, sira, bibili na naman ako. Pero mura lang naman siya, 900. Almost 900. Ko siya nabili sa Shopee. So, yun na nga. And, hindi ko naman namintay. Minsan tumataas yung ano ko, yung dugo ko. Pag kumakain ako ng chocolate or yung biskwit na may lasa, may tamis, ganyan. So, tumataas siya. So, dapat ang kakainin ko lang talaga, kakainin mo lang is yung gulay. Tapos, yung kinakain ko, oatmeal, tsaka saging lang. Hindi talaga tumataas. Mga ano lang, 90, 100, after 2 hours, ganyan, mga 100 lang. Hindi siya tataas ng 120. Basta sakto lang. Opo, 120, di ba? Pag 120 na pataas, pataas na yon. Dapat 90, pababa lang ang fasting mo, tsaka 120 after 2 hours. Eh, yung mga ganap lang sa akin sa mga 26 weeks ko hanggang 30 weeks. And nagkaroon pa pala ako ng itong symptoms na sobrang sakit nung nagkaroon ako ng pelvic pain. Ganyan, na na-search ko nga lang siya sa YouTube na pelvic pain tawag, yung kumbaga yung pelvic mo parang nag-twist daw siya. Ganyan, so, ewan ko guys kung naranasan niyo na yon, kasi ako ito yung mga naranasan ko. First time ko tong naranasan. So sabi ko, grabe. Grabe tong baby ko ngayon. Ang daming pinaparana sa akin, gestational diabetes, tapos itong pelvic pain na ang sakit-sakit. Yung nararamdaman ko na pag naglalakad, sobrang sakit pag naglalakad, pag malayo yung lakad. Kasi nag-aano ka eh, yung parang gumaganon yung paa mo. Ang masakit dito sa may hiwa. Yung unang masakit, yung sa may gitna ng, yung sa taas ng ari mo, yung parang may ano daw dyan eh, sa taas ng ari mo, parang may, kumbaga sa, yung sa mga karne is may litid sa gitnaan, yun yung masakit sa akin, na pag naglilinis ako ng CR, napansin ko, pag ginaganon ko yung paa ko, para ilang paso yung CR, ano, ang sakit, sobrang sakit, so hindi ko siya magalaw. Tapos, pag tumagilid ako ng matagal, sobrang sakit. As in, parang daig mo pang yung mga nganak ka na, na pag sumakit siya, pag gumalaw ka, hindi ka na makakagalaw. Antayin mo talagang ano, kailangan talaga mahihila sa'yo. So minsan, pag kami lang nung anak ko, katabi ko, tutam, ang liit-liit nito, nagpapahila ako dito. Nagpapahila ako dyan. So one time, sa gabi, lagi ko siyang nararamdaman sa gabi. Pag magigising ako ng madaling araw para umikot, tumagilid. Kasi natutulog ako, siguro mga 27 weeks pa lang ako, natutulog ako sa left side. So pagpupunta ako sa right side ko, ang sakit. So pag nararamdaman ko siya, pag iikot ko siya ng ganun, titigil muna ako. Kasi pag gumalaw ka talaga, sobrang sakit. Pag gumalaw ka ng ganyan, parang hindi ko ma-explain yung sakit na parang hindi ka makahinga. So, sobrang sakit. Ganun, basta hindi mo siya magalaw. So, dahan-dahan ka lang hihinga na parang alalayan mo yung ano, yung katawan mo, yung tiyan mo. Kasi yung sa hiwa, yung ari mo, sobrang sakit pag tumagilid ka. Nagising ako isang beses na hindi ako makagalaw papuntang kaliwa ko. Hindi ako makagalaw papuntang kaliwa ko. Ginising ko yung asawa ko. Hindi ako makaikot kasi nandun sila sa kaliwa ko natutulog, yung anak kong maliit sa gitna. Hindi ako makaikot para tawagin siya, ay para hampasin siya. So, ginawa ko, hinampas ko siya ng unan. So, nakataligod lang ako ng ganun, hinampas ko siya ng unan ng ganun. Kasi hindi nga ako makagalaw. Sabi ko, ga, sabi ko ng ganun. So, nagulat siya. Sabi niya, bakit? Sabi, tulungan mo ako. Sabi ko, hindi ako makagalaw, hindi ako makaikot.
hindi ako makaikot sa sobrang sakit. So, nagpatulong ako, ha, hinahawakan niya ako dahan-dahan papuntang kaliwa. Kasi, syempre, ngalay na ako sa pakanan. Ngalay na ako sa pagkakatulog ko sa kaliwa ko. So, pumunta ako ng kanan para doon naman ako humiga. Umikot ako ng ganyan. Sobrang sakit. Tarang pumitik yung sakit sa may... Yung sa may hita mo. Sa may hita mo, sa may ari mo. Lumipat yung sakit doon. Parang hindi ka makagalaw sa sobrang sakit. So, ginising asawa ko. Sabi ko, tulungan mo ako. Sabi ko, hindi ako makagalaw. So, hindi pa rin siya natanggal hanggang ngayon na 30 weeks ako. 30 weeks? Opo, nandun pa rin siya. Sobrang sakit pa rin. Sa tuwing babangon ako, hindi ko kayang, walang kakapitan. Kailangan, hindi ko siya mapuwersa. Kailangan humawak ako sa mga bagay-bagay. Kailangan mahihila sa akin. So, yung sa higaan namin, may nilagay yung asawa ko na tali. Doon ako humahawak. Hindi ko pwedeng mapuwersa. Para kung daig pa yung bagong ano. Daig pa yung bagong CS. Kasi yung bagong, pagkatas ko ma-CS, na-recover ako agad. Nakatayo ako agad. Yung pangalawa ko. Naglalakad ako. Agad ako. Hindi masyado masakit yung tahi ko. Ito talaga. Isang buwan na mahigit. Sobrang sakit talaga ng ari ko. Tsaka ditong ano ko, yung hita ko. Sa gitnaan yung sa mga pelvic na yan. Tsaka medyo nakakaramdam na rin ako ng konting paghilap at pagsakit sa likod. Nakala ng asawa ko sa higaan lang namin na medyo matigas na yung foam. Sabi ko, hindi. Parang, syempre, 30 weeks na. Parang dahan-dahan ko na siyang nararamdaman. And sana wag naman masyadong maaga lumabas si baby. Kailangan umabot pa ng 38 weeks. Kasi CS ako, guys. So, mga 37 to 38 weeks. Kasi ito, 37 to, sumakit na yung chan ko. Kaya na-operahan na ako. So, yun lang. Ang next na balik ko sa OB, pinapabalik ako. Today is November 17. Pinapabalik ako November 29. And magpapa every pagdating ko doon ng 32 weeks, alternate na ako magpapa-ultrasound. So, bago ako bumalik sa kanya, magpa-ultrasound muna ako. So, magpapa-ultrasound kami sa 26 sa next week. Yun. So, update ko kayo guys sa result. And, ipa-vlog ko yun. Hindi kasi makapwede mag-vlog sa ano ba? Sa, hindi pwede mag-video sa ultrasound. Picture lang. So, yun. Update ko kayo, guys. Next na balik ko sa doktor. Yun lang naman yung naramdaman ko. Mga 26 to 30 weeks. At, hindi ko siya, ang napansin ko pala is sobrang likot na siya. Sobra, as in, grabe. Hindi ko maalala yung anak ko, yung dalawa, hindi naman sila ganun kalikot masyado. Ito talaga, kala mo lalaking gumalaw. Pero ito nga, hindi nga to masakit gumalaw eh. Nung nasa chan ko siya, ito talaga ang sakit. Pag sumisipa talaga, pag gumagalaw, ang sakit talaga. Aray, napapaganon talaga ako. Kala mo naipit na tapos yung sipa niya pa na nagagalaw niya yung sa may taas ng heat, sa may taas nung, kumbaga ako naiipit ko yung chan ko, tsaka yung hita ko. Nadidiinan niya pa yung hita ko sa sakit. Sa may ilalim ng ano, sa may ilalim sa may hita ko, sobrang sakit. Ganun siya, kalakas gumalaw. So, tingin ko normal naman yun, malakas lang talaga si baby. Anong pangalan ng baby natin? Ha? So, yun lang naman guys ang update ko sa 26 to 30 weeks ko. Yun lang yung mga ganap sa akin na nagkaroon ako ng gestational diabetes nga, and itong mga nararamdaman kong medyo pinag-diet na ako ni Doc
na bawal lang kumain ng mga matatamis, syempre kasi tumataas yung sugar kasi nga lalaki daw yung baby. Syempre pag lumaki yung baby, mahihirapan ka ng sabi nila is maging normal. Pero syempre ako hindi naman ako maino-normal kasi CS naman ako. Pero syempre mas maganda pa rin na iwasan kasi baka daw after nun, paglabas ng baby, baka magka-diabetes din siya. Or ako daw, after ko manganak, baka magka-diabetes din. Pero yung iba, nawawala din naman daw yung diabetes nila nung pagbubuntis nila. Kasi ako, hindi naman talaga ako diabetes nung hindi ako buntis. Tsaka dun sa dalawang anak ko, hindi naman ako nagka-diabetes. Kasi ganun din, kumuha rin ako ng OGTT noon, hindi naman negative naman ako noon. So first time ko siyang mag tumaas yung sugar ko ngayon. So yun lang ano ko sa pagkain, less sugar, less carbs, gulay-gulay lang, and eto ngang ano, pelvic ache ko na first time kong naramdaman. And sobrang sakit, sobrang hirap sa pagtayo, hirap tumagilid, hirap maglakad-lakad na napakatagal, napakalayo. Hindi ko alam kung, sabi ko nga, baka medyo overweight lang ako. Pero hindi, meron ako napanood na iba na payat nga eh. Payat nga siya eh, Tagalog din. Pero wala akong masyadong napapanood na Tagalog na nagpo-post, nag-video ng ganun. Parang isa lang yung napanood ko. So yun, isang ano lang, yung naramdaman niya, halos parehas kami. Ang dami ko napanood nun, puro ano, taga-ibang bansa. Lalo si, kilala niyo si, kung kilala niyo si Colleen Ballinger, bagong panganak din siya. So naranasan niya rin yun yung pelvic ache na yan. Na, nung napanood ko nga, pareha kami ng symptoms na naramdaman yung sa pagtayo, pagtagilid, paglakad, sobrang sakit na sabi niya nga eh, daig pa yung feeling na bago panganak. So yung tawag pala sa kanya is pelvic girdle pain. So yun yung pelvic girdle pain, yun nga yung sobrang sakit sa mga tagiliran ng ano mo, hita mo, tsaka sa ari mo, sobrang sakit na kala mo pag naramdaman mo siya, pag umikot ka, lalo pag nakahiga ka, hindi ka makahinga. Di ba hindi ka makahiga? Parang bigla kang sinuntok ba? Or may naipit na ugat? Yung pakaramdam na pag ginalaw mo, lalong sasakit. So pag naramdaman mo talaga siya, hindi ka na makagalaw. Kasi pag ginalaw mo siya ulit, sasakit ng todo eh. So yun yung mga naramdaman ko nitong mga 26 to 30 weeks. And yun na nga, sobrang sakit maglakad, sobrang sakit gumalaw-galaw, hindi ako pwede magbuhat-buhat ng mabigat kasi nararamdaman ko parang mahuhulog yung buong ano ko, puwerta ko pag nagbuhat. Isang beses nagbuhat ako ng lamesa nung anak ko, nung anak namin, dalawa kami na asawa ko. Sobrang sakit. So, bawal talaga magbuhat ng mabigat yung mga buntis. And, yun lang naman yung mga naramdaman ko. Ang nangyari sa akin, yung update. Nagkaroon ng gestational diabetes and yung pelvic pain nga. And, yun, si baby sobrang likot niya na ngayon. As in, parang gusto niya nang lumabas. Grabe yung sipa niya. Parang galit na galit. Parang niya, labas niyo na ako dito. Sobrang sakit niya na lumabas. And, siguro mga dalawang araw, 31 weeks na ako. Ang balik ko is sa 32 weeks ang balik ko sa doktor. So, bago ko bumalik sa kanya, magpapa ultrasound ako sa Friday. Yun. So, update ko kayo guys sa ultrasound ko. And sa susunod kong mga weeks. So, yun lang. Okay, guys, may pahawal pala akong symptoms pa na nakalimutan kong magitin kanina. Yung leg cramps at saka yung paninigas ng tiyan ko, tumitigas na siya
yung as in parang mag-insert ako ng video pagkatapos nito. Kagabi ko lang siya na-videohan, ang likot-likot ng baby. Tapos, nung naniga siya, umumbok talaga siya sa tagiliran ko. Na kung gaano siya kalaki, tumatabi siya dito sa kalahating tiyan ko. So, pinakita ko nga sa asawa ko, pag pinindot mo yung ditong kaliwang tiyan ko, wala nang laman. Nandito na siya, bumukol na siya ng ganyan dito sa may kanan ko. Gustong-gusto niya dito pumunta lagi sa may kanan ko. Doon, hindi ko alam, sabi ko, ano bang ginagawa mo? Ulo mo ba yan? Puwet mo ba yan? Nakaumbok? Tawang-tawa ngayon, alam ko. Nakaumbok siya ng ganyan, hawakan nila, ang tigas-tigas. So, yung papakita ko yung video pagkatapos nito, kagabing kinuhanan ko. Tsaka yung, ano pa ba yung symptoms na nakalimutan ko, yung leg cramp. Lagi ko na rin siyang nararamdaman kasi lagi akong nangangalay na kasi natutulog na ako lagi sa kanan ko. Kasi nadala nga ako dun sa pagtulog ko sa kaliwa ko. Yung ginising ko yung asawa ko na hindi ko na magalaw yung katawan ko nung umikot ako pa kanan. Nadala na ako nun, natakot na ako matulog sa kaliwa ko. So, dito na ako lagi natutulog sa kanan ko. So, pagising ko, nangangalay na ako. Ngalay na ngalay yung paa ko. So, isang beses din na naniga siya, sobrang sakit na hindi ko rin siya magalaw. Pag stretch ko ng ganyan, hindi ko na siya magalaw. Ginising ko rin yung asawa ko. Sabi ko, ga, yung paa ko hindi ko na magalaw. So, in-stretch niya ng ganun. Parang hinila niya ng ganun. Yung paa ko, hinila niya ng ganyan para mawala. So, dahan-dahan yun, nawala yung paninigas ng paa ko. So, isang beses ko lang siyang naramdaman na hindi ko siya magalaw, pero always kong nararamdaman yung leg cramps sa tuwing magigising ako. Pag nagising ako, automatic yung utak ko sasabihin na, oh, dahan-dahan lang, ayan, dahan-dahan ko lang gagalawin yung tiyan ko, dahan-dahan ko lang galawin yung paa ko. Kasi pag binigla ko siya, yung paa ko, tsaka na galawin, mararamdaman ko talaga sobrang sakit na maninigas yung legs ko. So, yun. Automatic na yun na pag magigising ako, dahan-dahan na lang. Nararamdaman ko siyang laging nagka-cramps, pero nababawi ko siya agad. Nawawala agad. Hindi na katulad ng dati na sobrang sakit. Gigisingin ko yung asawa ko, naninigas talaga siya. So, yung mga symptoms lang, paninigas ng tiyan, leg cramp, tsaka yung girdle pain niya. And, yun yung mga nangyari sa akin itong 26 to 30 weeks ko. So, yun lang guys. Yun lang yung update muna sa aking 30 weeks. And yes, ito may pahabol akong video or pic ng aking 30 week pregnancy. This is my tiyan now. And meron na siyang parang tinatawag nilang Lenera Negra, tama ba? Ang pagkabigas ko, meron na siyang ganyan yan, yung itsura niya. And itong video is yung kuha ko sa ospital nung last na visit ko sa doktor na 30 weeks ko. Yan, nakaraang araw lang yan. Yan yung itsura. So yun lang, pakita ko lang, update ko lang sa aking 30 weeks na baby bump. Yay. Aw, tayo mo ga pagganto naninigas ang sakit. Sa tagilid siya. Paano makapapatay mo? Tagilid na. Oo, ang sakit eh. Pagayang pag-naninigas. Mama, nasa tagilid. Ito na sa tagilid na, oh. Ang sakit. Nitigas siya. Nitigas! Nitigas! Ayok mo. Nitigas, oh. Uy, baby girl! Ah, dito na, wala na dito. Nandito na lahat. Oh. Ganon. Parang bulati. Hindi mo bulati. Bulat! Bye, the same. Bye-bye. So, yun lang guys. Thank you. And next time, update ko kayo ulit sa aking 32 weeks. Next week kasi pupunta tayo ng doktor and magpapa ultrasound ulit ako. Second ultrasound ko na.
sa 32 weeks ko. Alternate na yun, sabi niya. Pagdating ko ng 32 weeks, alternate na yung ultrasound and NST hanggang sa mga anak ko. Kasi kailangan nang i-monitor. So yun lang guys. Thank you ulit. Bye-bye. Amazing. Bye-bye.